What's up mga patid at nagbabalik na naman tayo sa ating streaming tutorial. So dito sa tutorial na to, gusto mo bang mag-remove ng background pero ayaw mo mag-green screen? So sa kagaya na nakikita ninyo, I'm using with background and now magta-transition tayo at mawawala yung ating background. Gusto mo ba niyan? So mga patid natin, for sure, lalo na naman mag-step up ang inyong live streaming dito. So tara, umpisa na natin. So kagaya pa rin ng ating preview stats, sobrang laki pa rin po ng stats ng mga nanonood ng ating video ang hindi nakasubscribe. Baka naman guys, pwede natin bawasan yan para mag 100k na si Boss Lucio. Kaya kung gusto nyo pa makakita ng mga streaming tips, PC build, tech unboxing, guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Dahil streaming tips to, baka naghahanap ka ng mga high animated layout para sa iyong streaming. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsor ng Own.TV. Sa Own.TV, nandito na ang lahat ng needs mo kung ikaw ay streamer or content creator. Pwede kang gumawa ng sarili mo dito mga badges or avatar. May mga iba't ibang overlays din para sa different platform. And ang lahat ng klase ng template ay meron dito para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, meron kang option if you buy a single or a package. But I must recommended na bilhin mo ang package dahil meron ka ng overlay, stream alerts like followers, donations, new subscriber, and etc. At syempre, nandito rin ang webcam overlay at napakarami pa. So, ang lahat ng ito, it's all animated and high quality. So, ano pang inaantay mo? May lalabas na link dyan sa screen. Yan ang www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. And syempre, dahil love na love kayo ni Boss Lucio, meron kayong 50% off pag bumili kayo dyan at ginamitin nyo ang aking link. Basta wag lang po ninyong kalimutan gamitin ang coupon code na Lucio mga patid, automatic na 50% off na yan. So tara, balik na tayo sa ating topic. So balik na tayo sa ating topic. So mga patid natin, dito sa method na to or dito sa tutorial na to, may dalawang klase ng tutorial. Ito yung merong kang RTX video card, 20 series or 30 series. Basta RTX mga patid natin. Pero don't worry if you don't have any RTX card. Meron naman din akong ituturo sa inyo. Kaya guys, lahat tayo dito happy-happy. So ang gagamitin nating streaming software dito guys is the OBS Studio. Meron akong mga ipapadownload sa inyo ng mga software o plugins guys na nasa description box na lang. Na importante kasi hindi mag-work itong tutorial na to sa inyo kung hindi nyo i-download ito. So first, punta sa Google and search the stream effects for OBS and madadirect kayo sa window na to. Make sure na ang i-download yung version is 0.11.0. Sa version na yan, mga patid natin, included na dyan yung virtual green screen. So guys, kailangan ninyo yung plugins na yan. So next, punta naman tayo sa website ng NVIDIA. And then guys, under the video effects, makita nyo po dito yung mga RTX 30 series and RTX 20 series guys. Kung ano man yung GPU nyo guys, yun ang i-download nyo. So ako, I'm using 3060 and then download the 3060 and then install to your PC. And now, bubuksan na natin ang ating OBS Studio. So first, punta tayo dito sa source, under source, at ang ating webcam. So now, once na naikabit na natin ang ating webcam guys, make sure na maximize natin yung webcam na meron tayo. So choose custom, 1920, highest FPS, then click OK. So now mga patid natin, ayan yung ating ginagamit na webcam. So ngayon, para mailagay natin yung virtual green screen under your webcam, right click here, go to filters, and under effect filters, right click again, add, at makikita nyo na dito yung virtual green screen. And from here guys, click OK, and now makita nyo po sa mode, quality, and performance. So ako pipiliin ko quality, and then guys, for advanced option, pwede namang automatic. Pero again, if you download the software guys, the NVIDIA kanina na pinakita ko, i-click nyo lang po itong NVIDIA green screen. And click close guys. And then guys, nakita nyo po na automatic na pong naka-remove dito yung ating background. So ngayon, may tuturo ako sa inyong advanced option para dito sa tutorial na to. Kasi syempre mga patid, sobrang dami ng streamer ang gumagamit ng green screen. So paano ka maiiba ngayon? So ito guys. So from your webcam again mga patid, right click the filters and then guys, remove this virtual green screen. So ngayon mga patid, from the webcam, right click again from the source dahil may stream effects kayo, right click here and search the source mirror. From the source mirror, lagay natin dito chroma webcam. And then guys, click OK
And now, search yung ating webcam. So, ito na siya guys. So, kung makikita ninyo mga patid natin, dalawa na yung ating webcam dito guys. Okay, dalawa na yung webcam. Yan yung purpose nung source mirror. So, from your Chroma webcam, right click here, filters, and under filters, right click again, and then add virtual green screen, then click OK. And now, dito natin i-apply yung remove background. So, click close. So, now, once I turn off the webcam, guys, makita nyo po na dalawa yung webcam natin. Isang remove yung background at isang may background. So, sa ganitong method, mga patid natin, magtataka yung mga viewers mo paano mo na ilalagay yung mga elements sa likod mo nang hindi ka napapatungan or whatsoever, guys. Kagaya na ito. So, add tayo ng any picture para mas lalo ninyong magets or any elements. So, ngayon, mga patid natin, ito yung image na gusto kong itry. So, from the image, guys, ilagay nyo siya sa gitna ng Chroma and the webcam. So, look at that, guys. So, pwede mo siyang ilagay in the middle of your camera, di ba? So, guys, yan yung medyo kakaiba or variation na naisip ko. So, ngayon naman, gagawa tayo ng dalawang klaseng scene. Isang intermission at isang playing scene. So, again, mga patid, ito yung ating intermission scene. So, now, right-click the scene and duplicate and lagay natin dito, playing scene Chroma. So, click OK. So, from here, guys, turn off the webcam or hide the webcam. So, your webcam dito na naka-Chroma, pwede nyong ilagay somewhere kung saan nyo gusto ilagay. Ayun na yung magde-decide dyan, mga patid natin. And now, add tayo ng game na ating lalaruin. Game captured. And then, lagay natin ito, Valorant. So, guys, open natin yung Valorant. Click OK. So, now, once na nandito na yung Valorant, guys, ilagay lang natin yung Valorant under sa ating Chroma webcam. And that's it guys. Meron ka na dito ang remove background. And again mga patid natin, pwede nyo naman pong i-arrange yan or whatsoever sa gusto ninyong layout. So pwede nyo rin siyang ilipat sa kabila from transform. And then guys, flip to horizontal. And nasa kabila naman na kayo, diba? So guys, from here the playing scene, once na pumunta tayo dito sa ating intermission guys, okay, makikita nyo po mga patid natin na may background tayo. And then babalik tayo sa playing scene. And that's it guys, okay? Ganun lang siya kadaling gamitin. So now, ito naman yung mga para sa walang RTX video card. So first, kailangan yung i-search syempre dito guys yung background removal na plugins para sa inyong OBS. Go to download mga patid. And now, ibaba nyo lang, makikita nyo po dito yung OBS background removal guys. Download and install to your PC. At ilagay lang ninyo yung OBS plugin na dinownload nyo sa mga root folder ng OBS Studio sa inyong system unit. Once na okay na, syempre from your source, syempre dun sa inyong webcam, same pa rin. Go to filters, but now hindi na tayo pupunta sa effect filters, dito na tayo sa video filters. Right click here, add, at makikita nyo na po dito yung background removal. So guys, click natin and then click OK. So ngayon mga patid natin, medyo terrible talaga guys. Syempre, it's plugins lang, wala to yung tutulong ng any graphics card. Pero mga patid natin, it's doable naman. So from the threshold, dito natin naayusin itong ating background removal. And again mga patid natin, you need a good lighting talaga dito pag ito lang ang gagamitin ninyo. And then guys, wag na wag ninyo itong lalagyan ng feather blend. Dahil guys, sobrang sakit nito sa inyong mga CPU. So again, if you have a GPU but not RTX, pwede nyo gamitin ang inyong mga GPU dito guys. And from the segmentation model, piliin nyo dito yung Robust Video Matting. So kahit papano, nakita nyo naman guys na na-fix natin dito yung pag-remove ng background. And again, ititimpla nyo lang sa inyong mga threshold guys. And that's it. Don't expect na lang ng kagaya rin nito doon sa RTX method. Dahil mga patid natin, wala kayong RTX video card. So medyo sasablay lang talaga ng onte. Pero again, it's doable. It depends on your background. And like what I said, you need a good lightning para dito sa tutorial na to. So oh guys, I'm using 1 and 2 lightning dito guys. So that's why malinaw talaga yung ditong side natin. And mga patid natin, that's the secret para magkaroon kayo ng magandang video webcam quality. So yon, hanggang dito na lang to mga patid. I hope nakatulong ito sa inyo para mas lalong mag-step up na naman ang inyong live streaming, para mas magkaroon na naman kayo ng variation, para mas maging kakaiba na naman kayo sa ibang streamer. And like what I said mga patid, nandito lang lagi si Boss Lucio para magturo sa inyo ng mga streaming tutorial. So again mga patid natin, bawasan na natin yung mga nanonood ng ating video nang hindi nagsusubscribe. Guys, again, kung gusto nyo pa makita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And again, I'm Luis D. Ortevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!